Magandang umaga po. Pinag-aaralan na ng kampo ni Senador Bong Revilla na magsampa ng disbarment case laban kay Attorney Levito Baligod. Conflict of interest daw kasi ang pagsasalita ni Baligod para sa isa sa mga inireklamo kaugnay sa PDAC scam. Gayong abogado siya ng mga whistleblower. Wala namang nakikitang mali si Baligod sa ginagawa niya. May news to go si Von Aquino. Kung may mga kapagpatunay raw sa direkta o manong ugnayan ni Senador Bong Revilla sa mga peking NGO ni Janet Lim na polis, ito raw ang dating Technology Resource Center o TRC Director General na si Dennis Cunanan. Isa si Cunanan sa 38 sinampahan ng reklamong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Ayon kay Attorney Levito Baligot, legal counsel ng mga pork barrel scam whistleblower, kinumpirma mismo ni Revilla kay Cunanan ang kanyang pirma sa mga endorsement letter para mailagak ang PDAF ng senador sa mga peking NGO ni Napoles. Pero marini itong itinanggi ng kapo ni Revilla. Kung pinalsifikan nila mismo yung mga dokumento niyon, kasama na yung pag-forge ng signature ni Senator Bong Revilla at saka ang kanyang staff na si Attorney Cambe, walang kinalaman ngayon. Hindi alam ngayon ni Senator Revilla ang patungkol doon sa mga PDAC documents na yan. Nagsisinungaling daw si Cunanan at tila pinipilit lang magsalita laban sa senador. Kinuwestiyon din ang kapo ni Revilla kung bakit si Baligod ang nagsasalita para kay Cunanan. Dahil dito, pinag-aaralan ng kapo ni Revilla na magsampa ng disbarment case o patanggalan ng lisensya bilang abogado si Baligod. May conflict of interest daw kasi sa pagsasalita ni Baligod para sa iba pang respondent sa plunder complaint kaugnay ng pork barrel scam. Gate ng kapo ni Revilla dahil sa pagsasalita ni Baligod para kay Cunanan. Lumalabas umanong nakikialam ito sa preliminary investigation. Bagay na hindi na raw sa clown ng kanyang tungkulin bilang abogado ng mga whistleblower. Ayon naman kay Baligod, wala raw siyang nakikitang conflict of interest dahil mga pribadong complainant daw sila. Well, karapatan ni Attorney Bodegon na mag-file ng disbarment case against me for conflict of interest. Wala akong nakikitang conflict of interest, no? Hindi ko pa alam kung ano yung basehan niya para sabihin na mayroong conflict of interest. Siguro, kinokontra niya yon dahil alam niya na malakas ang maaaring ibigay na ebidensya ni Dennis Cunanan laban sa kanyang kliyente na si Bong Revilla. Von Aquino, GMA News.